Hello mga ka-jewel, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Andito naman ako ngayon sa aking channel at sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking mga videos. At sana po ay patuloy niyo po akong susuportahan sa journey ko dito sa Y2 World. Ngayon ang isi-share ko sa inyo guys kung paano ako napunta dito sa YTU World or YouTube World. Nung una guys, wala akong isip na yung mga vlogger paano ba yan? Kasi means ako nahihiya ako na humarap sa camera like ganito, nahihiya din ako pero tinatry ko pa rin na magiging strong na humarap ako sa camera. Kasi hindi naman lahat ng tao na mapipress natin pero hayaan na lang natin. Ang importante po ay makapag-share tayo ng good vibes sa lahat. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo bakit napunta ako sa YouTube World. Noong una guys, na nag-start ako way back 2018. Na-influence ako sa pinsan ko na isang vlogger. Nung nagkaka-start lang din ng pinsan ko. So, sabi niya, gumawa ka din ng channel mo sa YouTube. Kaya ako naman, curious kasi ako, mahilig kasi ako sa mga mag-explore, sa mga bago. Mahilig ako mag-explore. Kung kaya ko ba, tinatry. Yun, anong binigyan niya ako ng tip kung anong dapat kong gawin. So, ang una kong ginawa, gumawa ako ng channel sa YouTube. So, nung nagkaroon ako ng channel, nag-start ako gumawa noong 2018. Year 2018 ko ginawa yung YouTube. So, nag-upload ako ng mga videos doon. Hindi naman karamihang videos, mga kunti lang. Pero naisip ko, hirap pala magiging vlogger kasi hindi mo talaga alam. Wala kang experience, hindi ka magaling na speaker. No? So, tinatry ko. Pero sa kalaunan guys, napaisip ako, nahinto ako. Na kasi nga naisip ko na baka hindi nila magugustuhan. So, yun guys. Noong 2018, gumawa ako ng channel. Tapos, nag-upload ako ng mga videos. At huminto ako kasi nga, yun nga ang sinabi ko sa inyo na nahiya ako o ano ba talaga ang mga bagay na gusto kong iba-vlog. Kasi, naisip ko na yung iba magaling sa mga vlogging, magaling sa mga bagay-bagay na i-vlog, iba-vlog nila. Whereas, compare sa akin na wala akong experience, hindi ako magaling na speaker. So, yun, huminto ako nung year na yun. So, 2018 ko nag-start, 2018 rin ako huminto sa YouTube. So, yung channel ko nagiging inactivate, no? Hindi siya active na. So, sa next na mga panahon, sinabi na ang pinsan ko, nakita ko yung pinsan ko, tinuloy niya yung craft niya as a YouTuber. So, nagiging partner na siya sa ni YouTube. So, monetized channel na siya. So, napaisip ako na kung tinuloy ko lang yun, baka matagal na rin akong na-monetize. Kaya lang, din sa takot ko, takot akong ma-reject, kaya huminto ako. Pero, ano guys? Oh, sentimental kasi ako guys. No? So, in-encourage din ako ulit ng pinsan ko na ituloy mo yan. May mapapatunguhan yan. So, gawin mo lang. Mag-upload ka lang ng mga videos. Ngayon. O sige, tulungan mo ako. Kung ano ba talaga dapat kong gawin. Ngayon. Kasi mahirap din abutin yung requirements ni YT. Mahirap na may requirements na 1,000 subscriber, 4,000 watch hour. Kung di ka naman magaling, di naman kagaling yung mga vlog mo, walang manonood sa'yo. Paano mo ma-hit yung 1,000 subscriber? Paano mo yun ma-hit yung 4,000 watch hour? Kung hindi naman nagagandahan sila sa mga videos mo. Yun ang nasa isip ko, guys. So, pero, meron ding nag-push sa akin na, huwag mong isipin yan. Mag-upload ka lang na mag-upload. Tsaka,
Huwag kang mahiyang lumapit sa kapwa mo vlogger kasi sila din ay ano, makakatulong din sila ng malaki nga. Sa mga maliliit na mga YouTuber, makakatulong din sila na umaangat, na para mapaangat nila ang mga maliliit na YouTuber. Kaya yun, yun ang, so ginawa ko, tinatry ko guys, kaya this year lang ako bumalik sa YouTube. So yung channel ko dati noong 2018, ina-update ko, ina-activate ko nga na ngayon. Kaya this year lang ako, mga July yata, mga July or May ako nag-start na i-activate ko yung channel ko. Kaya ayun, ngayon kino-continue ko yun, ginawa ko yung mga sabi nila na yun ang dapat mong gawin. Mag-upload ka lang ng mag-upload ng videos, makipagkaibigan ka lang para matutulungan ka na. Ano, kasi hindi naman lahat na mga videos, hindi naman lahat na mag-sub sa iyo, 'di ba? Hindi naman lahat. Kaya lang as a vlogger, kailangan natin talaga i-practice ang craft natin na para mapagaling hanggang mapagaling tayo kung ano ba ang dapat nating i-vlog na magugustuhan ng karamihan. So ngayon guys, under on the job training po ako dito ngayon sa YouTube. Kaya pinupost ko ang sarili ko na mag-create pa ng mga videos, ha, magustuhan man ng mga tao o hindi. At least masaya ka sa ginagawa mo. Kaya yun guys, yung i-share ko sa inyo ngayon kung paano ako napunta dito sa YouTube world. At ngayon is a chance for me na magpapasalamat sa aking mga subscribers. May 900 for up subscribers. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin at sa mga tutulong pa sa akin, sana po ay susuportahan niyo po ako. Alam niyo naman guys, ang God will bless more to the giver. So alam tayo lahat, ay magtutulungan tayo dito at sana po ang mga viewers ko, sana po ay tulungan niyo po ako sa aking channel. At mag-enjoy, sana po ay mag-enjoy po kayo sa mga videos ko pag gagawin ko po ang lahat na makapag-upload ako ng mga videos ng mga great content na magugustuhan niyo po. So ngayon po ay kakaumpisa ko pa lang. So parang nag-train pa lang ako as a vlogger. Sana po ay maintindihan niyo po ako. Thank you so much sa pakikinig guys. Thank you so much. God bless and emotional over.